Let's talk about that, you know, that rivalry with LT, mm-hmm. with Lorna Tolentino. Naging totoo ba yun or pelikula lang yun? Pelikula lang yun. Pero hindi naman kami best of friends, pero hindi naman kami nag-aaway. Yung mga managers lang namin talaga ang nag-aaway siguro. Oo, sila ngayon yung mga Radin Carlos, Ray De La Cruz. Hindi kami nakikialam. But you also worked, you started at a time na, my God, nakatrabaho ang mga dakilang Lino Broca, Ismael Bernal, lahat ng mga artista, Elwood Perez, Joey Cusheng Fiao, all these people. Kumusta yun? Yung era na yon para akong batang paslit. Lahat ng mga nakakatrabaho kong direktor, absorb lang lang ako. Kasi ang gagaling. Batang-bata ako sa industriya, nagsimula ako sa Bold, tapos pinagkatiwalaan ka ng magagandang pelikula. Ano pa ba naman ang gagawin mo? Magpasalamat, makinig at sumunod. Kahit sabihin tumalong ka, kahit saan, gagawin ko. Lalo na ng isang direktor na Lino Broca or Ismael Bernal. Mm-hmm. You had a love scene mm-hmm. with the great Sherry Hill. Of course. That was City After Dark. Kumusta yung eksena ngayon? Kumusta yung pelikula ngayon at paano mo ginawa yun? Grabe, hiyang-hiya talaga ako kasi syempre dalaga ako, ang bold ng pelikula. May mga eksena doon na naka-plaster ka lang sa ibabaw, nakalubog kami sa parang bathtub ni William Martinez, tas may love scene, yung mga ganun. Hiyang-hiya ako, tapos may mga kissing scene kami nung isang kapartner ko doon. Ako yung nakapatong, ako yung humahalik, ako yung agresibo. Because you played blind girl. Sabi ni Ishima sa akin, gawin mo na lang minsan kaysa paulit-ulit kong paggawa sa'yo 10 beses ko. Pag hindi ko nagustuhan, uulit-ulitin mo yan. Ikaw rin, sige. Oo nga naman, totoo naman na. So yun. Ginawa mo? Ginawa ko na, pumayag naman siya. Pasado naman sa kanya. Ano ang hindi mo malilimutan kay Lino Broca? Kay Tito Lino, para ano sila, lahat sila, si Lolita Rodriguez, si Direk Lino Broca, si Tita Chato, para silang switch. Pag ano, kwentuhan, tawanan. Pag sinabing take, parang naka-on. Saan galing yun? Ba't ang gagaling nila? Bakit in character agad? Bakit pag sinabing ganito, eto na agad sila? Totoo ba na pag ensayo pa lang, rehearsals pa lang, sinasampal ka na? Ako ni Tita Chato, oo. Sampal talaga. Sampal. Hindi yung rehearsal sa sampal? Hindi. Talagang rehearsal. Rehearsal pa lang, namamagana yung mukha ko. Pero... wala kang magawa, si Charito Solis yun. Kahit pa anong ibitin akong patiwarek, gagawin ko pa rin. Anong pagkakaiba ni Charito Solis at saka ni Lolita Rodriguez? Mas tahimik. Kilala yan ng mga nanay-nay. Oo, Diyos ko. Si Tita Charito kasi talagang mas magsasalita. Si External, Tita, no? Si Tita Lolita, tahimik lang. Tahimik lang talaga. Kasi, maalaga si Tita Chato. Kasi nga, si Tita Lolita, wala naman na siya sa Pilipinas. Diba? Right. Si Tita Chato nandito. At saka sa daming beses ko siya nakatrabaho, medyo nagkapalagayan na kami ng loob. Oo. Dinadala na niya ako ng sardinas niya, pinaglulutuan na niya ako, tinuturoan niya ako, anak, huwag mong ginaganon yung mukha mo kasi parang hindi ka nagkaka-lines, dahan-dahan maglagay ng makeup, yung mga ganon. Napaka-generous nila, no? Kung meron kang isang pinaka-importanteng natutunan bilang isang aktres, kahit mula kanino, ano yun? Ako, pakikisama sa lahat ng tao. Nakakatuwa. Oo. Na it has nothing to do with acting, pero doon talaga sa pakikisama. Pakikisama kasi yung character mo doon lumalabas eh. Kasi pag namatay ka, hindi naman pag-uusapan ng yaman mo. Hindi naman pag-uusapan kung ano napundar mo. Pero pag-uusapan ng tao, kamusta siya bilang tao? Tama. Kaya gusto ko, pag namatay ako, yun ang iisipin ng tao. Nakangiti sila, pag maalala nila ako, ay mabuti siyang tao. She was a good person.